So, sa tanong mo, kaya maraming babae na nag-aalis ng pubic hair sa kanilang pipay dahil, number one, preparation yan sa oral sex or intimacy. Mas gusto nila na feminine ang dating ng kanilang pipay nga naman. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago pa lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe to our YouTube channel. Just click the subscribe button dyan po sa baba at huwag nyo na rin po sanang kalimutan i-click ang notification bell para in case may mga bago po tayong video is mabigyan po kayo ng notification. And for today's video guys is may gusto lang po akong sagutin about pubic hair. Sabi niya, "Hi Miss Cheryl, ask ko lang kung bakit kailangan inaahit ng mga girls ang kanilang pubic hair. Ano po ba ang dahilan nito? To tell you the truth, mas gusto ng mga boys kapag may pubic hair ang girls. As far as I know." Well, according sa research kasi 80% ng mga babae na mas gusto na nilang shave sila kesa doon sa mabuhok. May ilang lalaki na rin na gumagawa na gusto rin nila na malinis o shave ang kanila ari. Karamihan sa aming mga babae, gusto rin namin na malinis yung ari-arian ng aming mga kapartner. Well, mostly, dalawa lang ang dahilan, karamihan naming mga babae, kung bakit mas gusto namin na walang buhok. Because mas preparation yon, mas magandang preparation yon kapag meron kaming mga intimacy, mga oral sex na iprepara. Mas madali kasi feeling clean and feeling soft kasi para sa amin, kapag ka wala kaming mga buhok doon. Well, in fact, may magandang benepisyo naman po kapag ka may buhok talaga. Tulad ng nagbibigay ito ng protection against friction. Kasi bago tumama sa skin mo, dun muna tatama sa mga balahibo mo. That way, mapiprevent yung irritation, lalo na kung sensitive yung skin mo. Tumutulong din ito para matrap yung mga pathogens na papasok doon sa iyong pipay. So, bago makarating yung mga bacteria doon sa direct na pipay mo, dadaan muna siya doon sa iyong mga balahibo. Para siyang shield against bacteria or yung any pathogens na pwedeng pumasok doon sa iyong vulva. Nagre-reduce din ito ng sweat na pwedeng maiproduce around doon sa iyong pipay. However, ang pagre-remove naman po ng pubic hair, personal preference namin yan. Pwedeng gawin ninyo dahil gusto ninyo, pwede rin naman hindi. And minsan naman, mismong yung kapartner namin yung may ayaw noon. Kaya, inaalis na lang namin para mas masarap yung pakiramdam nila kapag wala noon. Especially doon sa may mga lesbian couples na preferred talaga sila na walang balahibo, most of them. Sa madaling salita, wala pong health benefits ang pagre-remove ng pubic hair. Maliban doon sa pakiramdam na malinis at malambot na balat. And also sa preparation kapag gusto ninyo ng mga oral. And another question is, okay lang po ba kung palaging nag-aahit ng pubic hair? Well, tulad ng sinabi ko kanina, wala po kayong makukuhang health benefits kapag ka nagtatanggal kayo o nag-shave kayo ng inyong mga balahibo dyan. Bukod sa feminine look and soft skin and clean feeling. Syempre nga naman, dun sa iba, pangit yung may sagabal. Sabi nung iba, minsan daw natitinga sila kapag ka meron or malago yung balahibo dun sa baba. So, okay lang naman yan kung saan yung mas gusto mo. May kanya-kanya naman tayong preferences pagdating dyan. So, you are free kung palagi mong gawin yan, wala namang masama. Kung dyan ka comfortable, why not? Kaya lang, yung palaging pag-aahit niyan, lalo na kung palagi mong ginagamitan ng pang-shave, possible na ma-rupture yung first layer ng skin mo. Kasi nga, matalim yun, so hindi mo na mamalayan, nasusugat siya, lalo na kung ang pag-shave mo is opposite dun sa direction ng balahibo mo. So make sure, kapag ka nag-shave ka, is kung saan yung position ng iyong balahibo, dun ka nag-shave. Kung ang balahibo mo is pababa, make sure na pababa mo din siyang isi-shave, huwag pataas kasi possible na masugat yung skin mo. So, pag nasugat yan, syempre,
hindi, plus magkakaroon ng peklat, possible na mangitim yung skin mo. Pwede rin naman i-wax mo kung kaya mo i-tolerate yung pain, pero sa akin, based on my experience, masakit talaga yung wax. So, I go for Brazilian. So, kung okay naman sa'yo Brazilian, pwede rin. Merong mga clinic na gumagawa niyan, Brazilian. So, nalilesen talaga yung pagtubo ng balahibo mo doon. So, ako, personal advice ko, better na mag-trim na lang kayo para maiwasan yung mga friction, yung mga rupture ng skin, kesa mag-shave kayo ng mag-shave. Wax is better din, lalo na kung mataas yung pain tolerance mo. Brazilian is more okay for me kasi hindi siya na-shave na for matagal na panahon. Like, ako, based on my experience, is more than a year na hindi ako nakaka-experience ng pag-shave or pag-wax since nung nagpa-Brazilian ako. Sarili kong gusto yon, guys. So, depende po yan sa inyo kung paanong paraan ninyo, kung gusto nyo ba palaging ahitin yan. Make sure lang na huwag masusugatan yung skin ninyo dyan dahil very sensitive na yan, so napakadaling masugat yan. So, for me, okay lang na lagi kang nag-aahit. Iwasan mo lang na masusugatan yung balat mo. So, trim is okay para sa akin. Wax is okay kung mataas yung pain tolerance mo. And Brazilian. Yung shave, medyo ano yan, kasi nasusugat talaga lalo na kung iba yung direction ng pag-ahit mo. Again, wala pong health benefits kami or tayong mapapala kapag nag-aahit tayo ng ating mga pipa, maliban sa yun nga, komportable tayo, feminine ang look ng ating pipay, at magandang preparation yan para sa oral na pakikipagniin. So, depende po yan sa individual. Karamihan na gumagawa na gusto nila malinis and shave yung kanilang mga pipay is like 40 years old below. Kapag ka nag 40 years old, 50, 60 ka na, mas gusto na lang nila na tinitrim. Kasi yung shave, the more na sinishave mo yan, mas tumitigas yung balahibo dyan eh. So, mas pangit tingnan, mas masakit. So, kung mamimaintain ninyo na itinitrim na lang palagi, tingin ko much better yung ganon. At paggagamit naman kayo ng gunting sa pagtitrim, siguraduhin nyo po na matalim yung gunting na ginagamit ninyo para iwas sugat din. Yan ang iniiwasan natin eh. Yung magkakaroon ng friction or ng sugat yung ating mga pipay. So, ingat-ingat po sa pagsasagawa nito dahil kapag napeklatan yan, may long-term effect doon sa ating pipay. So, yun lang guys yung video natin for today. I hope nasagot ko po yung tanong ninyo. At kung nagustuhan nyo po ang video nito, pakibigyan lang ako ng isang malaking thumbs up. Comment down below at huwag nyo na rin pong kalimutan i-click ang subscribe button dyan sa baba. And also, click the notification bell para in case may magbago po tayong video, is mabigyan po kayo ng notification. Once again, guys, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye! Peace out!